trouble. Diba, ang sabi nyo kanina, gusto nyo malaman yung diabetes? O, diabetes pag-uusapan natin ngayon. Yung hypertension, mamaya, pagkatapos ng diabetes. Saan galing ang sakit na diabetes? Sagot kayo. Saan? Sa matamis. Carbohydrate. O, ano pa? Yung mga nabalitaan natin nung araw, ano pa? Pinamagulang. Ha? Ano pa? Ha? Hi! Soft drinks. Okay. Na-mindset tayo doon sa mali. Ha? Tinakot tayo sa sugar. Hindi muna ipinalam sa atin bakit bumaba ang sugar mo, bakit tumaas. Dapat yung munang pinanggalingan noon bago tayo takutin doon sa sugar. Di ba takot na takot tayo dahil na-identify ka ni Betty? Tapos pag nakakita ka ng pig, nakakita ka ng lechuga, takot na gito. Bawal, bawal. Di ba ganon, natakot natin sa sugar? O ngayon, mawawala ang takot niya sa sugar. Okay. Patunayan natin na tama sila na sa sugar daw galing ang diabetes. Kukuha tayo ng isang 50 years old, isang 10 years old na bata. Sabay natin pangakainin ng tigdalawang lanera lechuglan. Sino ang unang tataas ang sugar? Yung 50 years old o yung 10 years old? 50. Yung 50. Bakit kaya? Eh parehas lang naman tigdalawang lanera lechuglan. Mahina na yung kanyang ano. Ano yung system? Dapat detalyahin natin. Ha? Didetalyahin natin yan. Hindi immune system ang mahina. Ganito yun. Dalawa ang klase ng diabetes. Isang type 1, isang type 2. Pag-uusapan muna natin type 1. Ang type 1 diabetes, ang tawag sa kanya ay hypoglycemia. Hypoglycemia, bumababa ang sugar mo sa loob ng katawan. Nakakita na kayo nagtuturok ng insulin. Ito yung merong hypoglycemia. Pinagtuturok ng insulin. May kilala pa kayo ngayon? Gusto niyo matulungan natin siya? Kuya Ben, nagtuturok siya. Oh, imatanggal yung pagtuturok ng insulin? Tulungan mo yan. Ganito yun. Oh, ang pag-uusapan natin, hypo muna ha. Ang may problema sa'yo, bakit bumababa ang sugar mo, ay lapay. Pancreas. Ang pancreas ang gumagawa ng natural insulin. Tandaan nyo yan ha, sa human anatomy. Kaya inilagay ng Diyos yung pancreas sa atin o lapay, siya ang gumagawa ng natural insulin. Ngayon, dahil nagkaroon ka ng high blood, nagkaroon ng baratong ugat, damage pati si pancreas. Kasi si pancreas nasa ilalim ng atay, nagkakaroon ng barato. So, hindi na siya makapaglabas ng natural insulin. Kaya, yung sugar, naiipon doon sa bloodstream, doon sa ating ugat. Ganito yun, para hindi kayo malito. Ito yung ugat natin sa katawan, ito yung cells ng katawan natin. Yung cells ng katawan natin, dapat pinapasok ng sugar. Ang problema, wala yung insulin na magbubukas ng cells para yung sugar na nasa ugat natin ay pumasok. Kaya, ang tawag sa iyo, hypoglycemia. Now, nalipasan nyo na experience nyo ng malipasan ng gutom? Ano na sa katawan natin pag malipasan ng gutom? Nanginginig. Tama? Nanginginig ka na, nahihilo ka na, pagdating mo sa bahay, walang ulam, pero may kanin. O, okay na yan. Kuha ka nga ng asin dyan. Kuha ka nga naman dyan. Buturan ng asin, kain. Di ba lumalakas tayo? Kasi yung rice ay mayaman sa carbohydrates. Pagpasok sa katawan natin, ipinoconvert siya into glucose, sugar. And then, yung sugar na yon pupunta doon sa cells ng katawan natin. Bukusugin niya ng sugar yung ating cells. Kaya tayo ay lumalakas pag kumakain ng kain. Tama ba? Eh, tanong. Eh, bakit ngayon nagtuturok ako ng insulin?
eh kasi ang nagamit sa iyo yung lakay, pancreas. Okay? Dapat si pancreas daw ay makapaglabas uli ng natural insulin kasi may barado siya. Okay? Now, pag barado siya, hindi makalabas ng natural insulin, pagdating mo kay doktor, alam niyang mababa ang sugar mo, magtuturo ka ng artificial insulin. Okay, may isang tanong dyan. Sir, baka nagkakamali po kayo kasi gumagamit po ako ng glucometer araw-araw o bago kumain sa umaga. Tama? Kasi pag sukat ko doon sa glucometer, ang taas po ng aking sugar. Tapos, doon na po ako magtuturok ng insulin kasi nakita ko po mataas. Tama ba? Yes. O, eh bakit sinasabi ko naman, kaya ka magtuturok ng insulin, eh mababa. Ganito po yun. Yung pong device na glucometer, ha, hindi niya madidetect yung mababa. Ang i-detect niya sa ugat natin, kasi sinundot mo, kinuha mo yung dugo, nandun kasi yung dugo. So magre-range ka o mag-i-reading niya ng glucometer na mataas ang sugar mo. Kasi ayaw kumabago sa cells mo. Kaya magtuturo ka ng artificial insulin. Nakakuha niyo ba? Ay, kaya napakahalaga nitong kaalaman na to. Napakahalaga. Ha? Now, pang isang problema. Bakit ka nagtuturok ng insulin? May isa pang problema. Either yung pancreas mo barado or lack. Hindi ka nag-exercise, hindi ka nagpapapawis. Bakit? Kasi yung sugar po ay energy booster. Di ba kapag, katulad yan, kami pong mga nagtatrabaho o kayo mismo, kapag kayo may tatapusin na trabaho, katulad ko, 12 taon akong taxi driver sa Metro Manila, 24 hours ako namamasada. O, bibili ako ng Red Bull, Lipovitan, Extra Juice, Cobra, Sting, Gatorade. Iinumin ko yun. Tapos, alive na alive ako lang. Tama? So, meaning, ang sugar ang energy booster. Ang sugar ang nagpapalakas sa atin. Without sugar, manghihina ka. Ngayon, bakit ka magtuturok ng artificial insulin? To hold the sugar para wag lahat tumapon sa ihi mo. Kasi, pag puno na ng sugar yung bloodstream natin ng ugat, ipupumunta ang isip natin, itapon muna sa ihi yan. Kaya ang diabetic person, bago mag-umaga, nakakalimang ihi yan. Ihi na ihi. Ang tawag dyan sa sakit na yan ay polyuria. Polyuria. Dahil ihi ka ng ihi, may tendency na uubos yung 70% ng tubig sa dugo natin, hindi mo naman nare-replenish ng 8 glasses of water a day, madi-deficit ng tubig. Uhaw ka naman lagi ng uhaw. That is polydipsia. Ha? Polyuria, ihi ng ihi, polydipsia, no uhaw. Dahil diabetic ka, sabi ng doktor, oh, kaunti na lang ang kain, kaunti na lang ang kain. In 20 minutes, tunaw. Kain ka uli. In 20 minutes, tunaw. Kain ka uli. Kasi kaunti-kaunti na lang eh. Ha? Ang tawag doon ay polypagia. Polyuria, ihi ng ihi, polydipsia, lagi na uuhaw, and polypagia, kain ng kain. Iyan ang problema ng isang hypoglycemia. Ito mga nagtuturok ng insulin. Now, ngayon, paano natin matutulungan yung nagtuturok ng insulin? Yung kung bitter herbs o halaman mapait, double purpose po yan. Kaya ibinigay ng Diyos sa atin ng halaman mapait. Gulay. Tingnan nyo ha. Sino sa ginawa ng Diyos ng mga hayop ang kakain ng damo gulay? Sino? Kalabaw, kambing, kabayo, baka. Ang pagkain nila ay damo. Tama. Bakit sila damo lang ang pagkain? Umulan na tumaraw nandun sa bukit ang titibay. Daw lang. Tama ba? Sino naman ang kakain ng karne? Hayop na may matutulis ng ngipin. Ang tawag doon ay carnivorous. Pusa, aso, snake, lions, and crocodile. Ang pagkain nila ay kapwa karne. Ang kakain ng damo, pantay ang ngipin ko ha. Herbivorous. Kalabaw, kambing, kabayo, paka. Ang kakain ng sa gulay yon, sa karne, yung may pangil. Tandaan nyo yan. Totoo po yan. Ngayon, tayong tao ay pantay ang ngipin. Ano dapat pagkain? Bakit ka kumakain ng karne? Kasi sinabi ng Diyos,
kaya kakakain ng karne. Diba Exodo 12:8 nakasulat? Ha? At nang gabing yaon, kakain ka ng karne na inihaw. Hindi apritada kasi hindi pa natutuklasan ng tao yan. Kaldereta, wala pa. Nasa Bible po eh. Ha? Karne na inihaw, tinapay na walang lebatura, ha? Yung pampaalsa, yung tinapay na walang pampaalsa. Ha? At susundan mo ng halaman, pinakamapait. Yun po ang nang mapait sa katawan natin. Lahat ng sakit natin, ha? Siya po ang gumagamot. Puntaan niyo po sa YouTube, puntaan niyo mga Facebook account namin. Makikita niyo po doon ang mga pinagaling namin, ang mga nagtuturo ng insulin kung ano nung sakit, napakarami. So, now, ngayon, hypoglycemia, yung mga nagtuturo ka. Now, ano naman yung hyperglycemia? Pagtaas ng sugar sa loob ng katawan. Ha? Magkaiba po yung hypo, magkaiba yung hyper. Pag hyperglycemia naman, ha? Ang may problema sa iyo, bato, kidney. Ha? Bakit? Eh kasi yung loob ng kidney, ganito po ang trabaho ng kidney. Tayo ako ngayon, nakaupo kayo dyan. Ang kidney po nagtatrabaho. Bakit? Ano ba ang trabaho ng kidney? O, tingnan nyo ha, anong trabaho ng kidney? Ito yung bato natin, kidney. Papasok yung dugo. Ipifilter ng basura na nasa dugo natin. Ang tawag doon ay blood impurities. Ano-ano yun? O, listan nyo ha. Ihi, kriyat, sugar na ginamit ng katawan, cholesterol, and uric acid. Lima. Yan po ay basura ng dugo natin na dapat tanggalin sa dugo. Sino ang magtatanggal? Bato. Ito yung pantog natin, ipaprocess ng bato, yung impurities, tatanggalin sa dugo, pupunta sa pantog natin, mabobloated, iihi tayo. Kaya, nakuha nyo? Now, dahil na-damage yung kidney, na-damage siya, hindi na makapag-filter ng dugo, yung mga dumi, mag-aapi umulit sa loob ng katawan natin, dahil hindi na makalusot sa ihi, ang mangyayari sa katawan natin, mamamanas ka, lulobo ka. Ito yung mga dinadialysis. Walang nabuhay sa dinadialysis, ang dumatay. Nakuha niya? Kasi ang tumama sa yung diabetes ay type 2. Ha, hyperglycemia. Oh, sulat niya na kasi alam ko may mga doktor kayo. So, tanong ninyo, so, totoo ba yung nagpaliwanag sa amin itong hyper? Ganyan? Totoo po yan. Ha, totoo yan. Okay. Now, ngayon, bakit nagkaroon ka ng sakit sa bato? Dahil nag-high blood ka, nag-hypertension ka. Ang nauunang sakit sa atin, alam niyo kung ano? Hypertension. Ah, komplikasyon yung kidney, yung liver, yung baga, at iba pang organs natin. Pero ang unang naging sakit natin sa human anatomy, high blood. Okay, pag-aralan natin yung high blood. Teka, tatugsong ako muna, baka mawala tayo. Yung kidney, dahil barato siya, namamanas ka na, hindi na siya makapag-filter, pupunta ka sa dialysis center. Tama. Ilalabas ang dugo mo sa katawan, papasok yung dialysis machine. Si dialysis machine ang paglilinis ng dugo natin. Balik ulit sa kamo. Ha? Ay gaano kalaki ang dialysis? Okay? Ubus na. Benta lahat ng himpil na naipunta dyan. Yes. Ubus yan. O, ay bakit natutulungan namin yung dinadialysis? Okay? Now, pumunta tayo doon sa high blood. Kasi connected ito doon sa dinadialysis. Connected ito doon sa lahat ng sakit natin. Yung blood. Okay. Now, alam niyo ba ang high blood? Yan ay kakulangan lang ng vitamin C. Vitamin C lang. Sa pag-aaral. Ah, okay, paano? Ito yun. Dahil ikaw ay kulang sa vitamin C araw-araw, ito yung ugat natin, nagkakaroon siya ng sugat. Hindi natin alam. Nasa loob eh. Tama? Ang tawag sa sakit na yon, arteriosclerosis. Artery, sclerosis, sugat sa ugat. O, tandaan niyo yan ha, arteriosclerosis. Sugat sa ugat. Hindi pinapaliwanag sa atin yan eh, mga doktor. Kasi, hindi sila bebenta ng gamot pag pinaliwanag.
Tama ba? O, sundan nyo to, ha? Dahil ikaw ay kulang sa vitamin C, nagkasugat yung ugat. Dahil may sugat, eto yung dugo, dala yung kolesterol. Ang galing ng Diyos, ha? Ang kolesterol may trabaho. Dahil alam ng Diyos, kukulangin ka sa vitamin C, magkakasugat ang ugat, si kolesterol ang gagamot. Pagdaan ni kolesterol, nakita yung sugat, tatapalan niya yung sugat. Hanggang pumapal ang kolesterol, lumit ang daluyan ng dugo, magpalpitate ang puso. Iyan po yung nangyayari sa atin. Kulang ka sa vitamin C. Now, dahil makipot na ang daluyan ng dugo, high blood ka, nagsusuka, masakit ang ulo, masakit ang bato. O, dala ka doon sa clinic, i-BP ka ngayon. Tama ba? Pag-BP sa'yo, high blood po kayo. Eh, Dok, ano pa yung gamot ko? Naku, iwas na po itong mga kakanin na to, ha? Itong mga pagkain na to, ha? Iwas na. Doon tayo tinakot. Ha? Sa nutrition. Resetahan ka na, tama? Now, sinabi sa'yo, ito yung bawal na pagkain, tama? Sasabihin sa'yo, Dok, ano ba talaga yung gamot ko sa high blood? Number one, inom ka ng Neo Black, Calcium Black, Adalat, Norba, Simvastatin, Amlodipine, Lasartan, Metropolol, ang dami po niyan. O, sino uminom ng Lasartan? Lasartan. Lasartan. Ano sabi ng doktor mo? Bakit kaya inom ng Lasartan? Maintenance. Anong function siya? Sinabi ba? Parang sa takin na ano? Neutralizer. No, no. Oh, sige, ano pagkaharap nyo? Ano ito may Lasartan? Para hindi yung tumakas po ang heart. No. Ito yung basic para alam nyo. Ano yung nalaglag? Di ba nagkasugat? Kulang sa vitamin C? To prevent yung sugat, dapat kayo magpa-vitamin C araw-araw. 80% natin may sugat sa loob. 80%. Ano yun? Aneurysm sa utak. Umuputok yun. Na-stroke ang tao. Sinusitis, tonsillitis, singaw, bronchitis, tuberculosis, kaya sumukan ng dugo. May sugat. Ha? Ulcer, colon cancer, breast cancer, myoma bleeding, ovarian cancer, cervical cancer, prostate sa lalaki, puro may sugat po yan. Ngayon, ginawa ng Diyos yung halaman mabahin, kung may sugat ka sa labas, magbukas ng capsule, budbod. 2 to 3 days tuyo. Pag may sugat sa loob ng katawan, inom naman. Pinapagaling niya yung sugat, yung mga pamamaga. Okay. Pinainom niya amlodipine. Tandaan nyo, ha? Ang tawag sa mga maintenance na pinain nyo ay vasodilator. Vasodilator, calcium channel blocker, dahil makipot yung ugat mo, pag-inom mo ng amlodipine, papupukahin niya pansamantala yung ugat mo para dumalo yung dugo mo 24 oras. Pag hindi ka nakain ng nilapukasan, balik na naman siya, high blood ka na naman, kaya araw-araw kang iinom. Maintenance mo siya. Tanong, sinong minimaintain mo? Dalawa, sakit mo at yung buti ka. Tama nyo? Alam nyo, kung yan lang ang problema nyo dito, yung inom kayo ng inom na mahira ng kidney, bitter herbs lang kayo at saka vitamin C. Wala. Balik lahat ng pagkain. Alam nyo, lahat ng mga member namin na tumatangkilik dito, Visayas, Mindanao, masasaya sila. Balik lahat ang pagkain. Wala problema. Eh, sir, diabetic po ako. Bawal po yung matamis. Kainin mo. Gusto ng isip mo eh. Ha? 5 minutes. Halimbawa, kakain ka ng matamis. Kakain ka ng cake. O, dalawang capsule ng mapait. Unahin mo in 5 minutes sa tiyan mo. Pag putok niya, isama mo yung asukal. Wala yun. Hindi. Ganun po ito. Bitter herbs. Nasa Biblia po yan. Walang nagtuturo ng ganito. Wala.
rin ano, kaya inom daw ng pangkakreta o ano, nakakasira ng kidney. Naman. Naman. Ano ka din nagsimpa? Well, hindi ko siya po yun eh. May commission kasi yung doktor sa akin. Kita mo may PTR number. Doktor, wala pong pakialam niya mamatay ka ng buhay. Negosyo po sila. May commission sila sa gamot. May commission sa gamot. Tinan nyo ha, pag yung anak mo, ka-graduate kang ng doktor dito, kukunin ng ka-chebong bansa yan. Ha? Ito ba? Incentive po yun eh. Okay, oh, tuloy tayo ha, para matapos tayo. Now, asa na tayo ha? Hypertension. Now, para mawala yung hypertension na yan, bitter herbs and then vitamin C. Okay, now, pag-usapan naman natin yung sakit ng babae. Ha? Now, matatapos na tayo.